Hi kabayan and welcome back to my YouTube channel. It's me again, Shengha Park. And for today's video ay may malungkot na pangyayari na i-share ko po sa inyo at para na din aware po kayo sa mga possible na mangyayari once na nag-work kayo dito sa Korea or magbabalak pa lang kayo na mag-work dito. So just keep on watching. So while maglalagay pa ako ng aking makeup routine, mga ano ko lang po, abubot ko sa mukha. Wala pa akong work kasi today is Saturday at nandito lang ako sa bahay. Pero kailangan ko pa rin mag-apply ng aking sunscreen. So yun na nga mga kabayan. Nung Monday is nagulat kaming lahat dahil nga po may pumunta na taga Korean Immigration Officer sa aming company. So yung unang nagtanong na officer is ano po siya mga kabayan. Tinanong niya po yung kasamahan ko na nasa labas ng company, si ate, kung ano daw na may appointment daw siya doon sa aming company dahil nga po papasok siya at that time po hindi alam ni ate na taga-immigration siya dahil nga po wala siyang suot at wala siyang suot na ini-uniform tapos medyo may edad na siya at nung katagalan na nag-talk sila ni ate sa labas dahil nga break time namin yung lunch break namin pumunta si ate doon sa labas dahil may katawagan siya. Pagkatapos nung magkausap ng lalaki mga kabayan is bigla na lang may dumating na isang van na mga taga-immigration. So kami, kampante kami dahil nga may visa kami. So wala din sa isip at the time ni ate na mag-warning sa mga kasamahan namin. Dahil nga sa pagkakaalam talaga namin mga kabayan dahil dito sa Korea, parang sa Pinas lang din na may manpower agency na nag-handle or nagbibigay ng mga workers or employers sa mga company. Dahil nung nag-apply kami, kabayan, sa agency, is naghihingi po talaga sila ng ID or alien card. Kung hindi po kayo EPS at nandito kayo sa Korea, is hihingan lang po kayo ng alien card, tapos passport. Maghingi lang po yung agency para makapag-start kayo ng work. So kami, as matagal na sa company na nag-work, wala po talaga sa isip namin mga kabayan ng mga Vietnam pala na kasamahan namin is wala pala silang mga visa. Kasi nga, I don't know kung naglalay sila sa amin kasi every time na magtanong kami, syempre tayo mga Pinoy, mahilig tayong magtanong na anong visa mo dito, ba't ka nakapag-work, ba't ka nandito. So yung sinasabi lang po nila sa amin yung mga kabayan is married sila ng Korean, tapos yung iba is may visa daw sila, di ko alam yung visa nila, pero binabayaran daw yun nila mga kabayan. So alam naman natin dito sa Korea, pag nasa Pinas, sobrang strict nila bago ka makapunta dito. Kahit ako na married ako ng Korean, is pahirapan pa po yung pagkuha ko ng visa. How much more pa kaya, diba, kung magtatrabaho ka dito sa Korea? So, kailangan mo mag-study ng Korean language. So, yun, pag nasa Pinas ka. Syempre, may exemption din yun, mga kabayan. Dahil dito sa Korea, may mga selected places and countries din po sila na ina-allow nila mag-work dito sa Korea. At nung sinabihan ko nga yung biyanan ko about sa nangyari dun sa company namin, isabi niya, may mga visa naman talaga na pwede mag-work dito sa ibang country. Pero 1 year lang daw yun. Tapos, kailangan mong umuwi at mag-renew. So, yung mga kasamahan ko na Vietnam mga kabayan is, kasi na nga, naging close na namin sila dahil matagal na sila sa company. At yung
sabi nila is 4 years na daw sila na hindi pa umuwi. So imagine mga kabayan, status rate of 4 years na silang hindi umuwi. Kung kunyari lang, 1 year lang yung visa nila, tapos hindi sila umuwi, for sure na expired na yun mga kabayan at hindi na po talaga sila allowed na mag-work. So yun na nga no, break time noon na time na yun mga kabayan, at salitan kasi yung break time namin, kunyari 8 kami sa company or 10 kami sa night day shift, yung 5 na yun magbe-break after 1 hour, tapos next naman yung isang team. Yung team namin is lahat, apat kaming Pinay, tapos isang Korean, tatlong Pinay, kasi di ba nagtanggalan na yung apat ng Pinay, tapos isang Korean na kasabayan namin. So kami yung una nag-break mga kabayan, kaya yun nga may kausap sa ate dun sa labas, at tapos sabi ni ate kasi wala din ako sa mood nung time na yun mga kabayan. Nandun lang ako sa room, sa coffee room namin. Then, nagulat lang ako, sabi natin, "Uy, alam nyo ba na may immigration sa labas?" Eh, para sa amin mga kabayan, kasi nga, nasanay, for me ha, kasi lagi akong nanonood ng mga posts sa Facebook, tapos may group din ako sa mga workers dito sa Korea, like EPS. So, nakikita ko na po talaga yung mga dakipan dito sa Korea ng mga immigration. Yung mga immigration, minsan nakikita mo yan sila sa mga subway, tapos may mga company din na nadadakip. At mostly po talaga yung mga nadadakip nila mga kabayan is mga Vietnam. Tapos ito pa mga kabayan. Yun na, sabi na ni ate, na may immigration nga. Papasok na kami ulit sa aming area dahil nga tapos na yung break time namin. Hindi na din sinabi ni ate na sa mga next team na may immigration na maraming pumunta. Dahil nga akala talaga namin mga kabayan na lahat kami sa company is may mga visa. So, nung nag-start na mag-work mga kabayan, mga 10 minutes after nung nakapasok kami, nagulat pa nga ako kasi may lalaki na bigla na lang sumulpot sa area ko. Tapos sabi niya, pwede makita yung ID mo, yung ID card mo, or yung visa mo. Tapos ako naman, syempre confident ako kasi nga everyday naman dinadala ko talaga yung alien card ko. Or kung wala, pwede din naman yung sa cellphone kung may picture ka. So kailangan kung nandito kayo sa Korea mga kabayan, either dalhin nyo siya or picturean nyo po back and front, kasi anytime na may magtanong sa inyo na immigration, kung nasa picture lang yun mga kabayan, may mga parang cellphone na sila na pwede nila i-check doon kung legit ba yung card or kung expired pa ba or what. So yun na nga. Dito naman talaga sa Korea mga kabayan, yung bagong presidente dito, 'di ba? Almost same year lang na nanalo si BBM at yung presidente dito. So yung goal niya mga kabayan is dakipin talaga yung mga TNT dito sa Korea. 'Yun yung pinaka number one goal niya. Kung si Duterte, yung goal niya is magdakip ng mga drug war yun. So dito naman mga kabayan, since nanalo siya, gusto niya po talaga madakip na at malinis na talaga yung mga walang visa, para naman yung mga iba mabigyan ng opportunity na makapunta dito sa Korea. So yun na nga no, after nung tinanong ako ng taga immigration, sabi ko, wait lang po kasi yung card ko nandun po sa coffee room, nandun po yung wallet ko. At alam nyo ba mga kabayan, na sinundan niya talaga ako papunta kung saan ako. Sinundan niya ako siguro sa thinking niya mga kabayan na baka mag-run away ako. Dahil diba yung mga ibang mga video
na nakikita natin na nag-viral na mga dinakip ng mga immigration, 'di ba nga takbuhan talaga. So siguro yung feeling niya is tatakbo din ako. So yun na, sinundan niya ako until doon sa room at tinignan niya yung card ko at sabi niya sa akin, ah, F6 ka pala and married ka ng Korean? Sabi ko, yes. And siya, ah, Philippines Haram. Sabi niya ganun. Tapos noon, confident naman ako mga bi, hindi, mga kabayan, hindi din po ako kinabahan. As in, wala po. Kasi alam ko po yung expiration na visa ko at pwede din po ako makapag-work since nga I'm married po sa Korean. Citizen, Korean, Sarang. So, yun na. Nagtanong siya sa akin, marami po bang mga Vietnam na nag-work dito sa company nyo? Sabi ko naman, opo, meron po. Nag-break, sabi ko. Kasi confident nga kami na meron talaga kami lahat ng visa. At nawindang din po lahat ng mga boss namin mga be dahil nga po biglaan po yung pagdating nila. At yun naman talaga dito sa Korea mga be, once na mag inspection sila mga be, biglaan po talaga yan. Hindi mo po talaga hindi ka makapag-prepare. So kailangan dalhin mo lang talaga yung ID mo. So yun na nga mga kabayan. Nung nag-break na kabilang team, apat yung Vietnam doon mga kabayan at isang Pinay. Nakakalungkot lang kasi yung apat na yun mga bina, naging close din naman po sa amin dahil matagal nga po kami naging workmates. Dinakip daw po sila. As inagtayuan po talaga yung balhibo namin mga bina. Do, hindi namin sila nakita na time na pagdakip dahil nga nag-lunch. At sabi ng isang Pinay din na nagkaano daw sila sa elevator. Tapos siningan din daw siya ng ID kaya kinuha niya yung ID niya. At siya din po ay F6 kasi married siya ng Korean at yung ibang Pinay din sa kabilang team na night shift is dalawang citizen tapos isang F6 sa team din namin isang citizen which is si Ate at tatlong F6. So, yun na nga mga be. Nadakip sila. As in, pinusasan daw sila mga be. Tapos, katapos lang mapusas, kung ano yung sinuot nila be, na mga uniform, yun daw po. Yung hanggang paglabas nila, yung mga gamit nila, yung mga bike nila na e-bike, ay naiwan na lang po doon sa aming company at sobrang nakakalungkot dahil nga naging part sila ng iyong buhay. Kaya kung magbabalak man kayo na pumunta dito sa Korea or kung nandito kayo sa Korea, much better po na kung expired na, pa-expired na yung visa nyo at magpa-release kayo, umuwi kayo dahil 3 months lang naman kung gusto nyo bumalik dito sa Korea. 3 months lang yung ihintayin nyo po sa Pinas at mag-process uli. Kasi pag mag-stay po kayo dito at mag-TNT po kayo, mas malaki po yung problema nyo mga bi, lalo na sa panahon ngayon. Dahil hindi lang naman po yung company namin yung ano eh, yung chinek. Halos yung mga nakakilala ko dito na nag-work sa ibang company, ganon din po yung comment nila sa post ko nga doon sa Facebook ko na kahit sila din daw po is pinuntahan ng immigration at luckily dahil wala pong nahuli po sa kanila dahil nga po may mga visa sila. Sa company din namin mga B, never po ko po talagang in-expect na walang visa yung iba. At according to samahan namin is fake daw yung visa nila dahil pag-check daw sa system wala pong nag-appear as in expired na sila at need na nila umuwi. So ano nga ba pag nakulong kayo dito sa Korea lalo na pag mahuli kayo na TNT is 3 days daw kayo makulong at kung may pangbili na kayo ng ticket mga beer right away kailangan nyo na umuwi at hindi ko po alam kung magkano po yung fines nila, yung penalty nila. Depende po yan kung hati ba sa company. Dahil sa company naman po sila at the time na huli.
or may pananagutan din ba yung agency? Dahil nga nag-meeting po yung mga boss namin, nagproblema nga po daw sila dahil dun sa mga dinakip na apat na yun na Vietnam. So, yun mga B, nakakasad dahil naging close din sila sa buhay mo, tapos yun ang mangyari. At ito pa mga B, dahil nalaman na nga na walang mga visa yung mga kasamahan namin na Vietnam, yung mga night shift is sinabihan na po sila agad-agad na huwag na pumasok, lalong-lalo na sa mga walang visa. Kaya na-shock din kami dahil lahat po talaga na Vietnam na kasamahan namin mga B, wala po talaga silang visa. Dahil nung yung kabilang team, kabilang shift is Pinay na lang po ang pumasok at isang Korean. So, nawindang kami dahil lahat kami Pinay at Korean na lang po ang naiiwan at that time. So, yun lang for today's video mga B, dahil medyo mahaba na po ang ating kwentuhan. Kung may mga tanong pa kayo about here, please comment na lang po. At ako naman po is much willing naman po talaga ako na mag-comment sa mga tanong nyo. At minsan lang talaga po ako makakapag-update dahil nga po I'm working. At pag wala kong work, is pinapriority ko din po yung anak ko. Kaya minsan lang po talaga ako makapag-upload. And sorry for that. And that's all for today's. And hope you like this video. If informative naman sa inyo, paki-comment. Share this to your friend, mga kabayan. And thank you so much. And God bless you all. Bye!